So yan, good morning mga matmat. So for today's episode, so update lang tayo ng new 2024 Venturi by Bristol. So ayun, nasa harapan nyo na. So hindi ko na pahabain yung intro. So this is the new 2024 Venturi. So yan, dami nyan. Actually meron tong 4 variant colorway. So ayun, meron dun red, then black, then meron tong blue. And this one is the white. So ayun, baka maligo kayo ha. So this bike is registered as white. So ito, dagdag design lang tong blue. Okay, so ayun, bago ko itapusin yung episode na to, pasyalan natin yung ibang colorway. So tingnan din natin yung itsura ng design and the colorway of 2024 ng Venturi. So ayan, so ano nga bang meron dito sa Venturi ngayon? So actually, wala naman talagang nabago. So ano, ang nagkaroon lang sila ng bagong colorway na labas. So from 21st model, then the 2024 is same lang. So engine size, same lang. So meron tong 471cc, liquid cool, 4-stroke, 6-speed, FI engine, and meron tong 46 horsepower around 8,500 RPM, then 43 newtons of torque around 6,500 RPM. So same lang siya nung unang model na nilabas. So ito nga lang sinasabi ko. So nagkaroon lang siya ng bagong colorway. And also same lang din. So ang unang labas merong crash guard. So same lang ng first model. So pasadaan natin yung mga installed. So ito meron siyang KYB inverted fork sa front. No, so meron siyang 5.7 travel inch. So meron siyang tire na 110 by 80 by 19. So ibang size niya ng front. Then meron siyang 300 disc diameter twin disc with Nissan 2 piston brake caliper. So magandang klase ito. And spoke wheels. And ito ang maganda rito. Nagandang ko tong colorway ng bago nilang spoke or rims. O ito. Stainless spoke. Then gold. Gold na rims. Yan. And sa rear, meron tong 150 by 70 by 17 tire diameter. So same design. So meron tong 240 disc diameter sa rear. And a Nissan brake caliper, same lang, same brand nung naka-installed sa likod. Ayan. So same, may top box pa rin, ready for top box. So mamount mo na lang. So may backrest, malambot. So same. So ito, gusto ko na rin itong may pictures na USB charger. So dalawa lang, hindi lang basta isa. Meron yung car kit charger and the USB type. Yan. So same lang din yung design ng TFT or yung touch panel. Ay, panel. So yun. So ito, handguard. Same mga matmat sa Harley Twin. So yung emblem hindi nawala. Ito talaga yung design na gusto kong i-design. Yan. And meron na siyang guard dito. Pero same lang to nung nakarang unang labas. So additional, meron tong 178 kilo and meron tong seat height na 820 mm. So napakababa. So ito na yata pinakamababang adventure bike na 500 category na nakita ko. Yung sino na ba ba? Yan. So pictures, ABS, both front and rear. So no traction control and no riding modes. So pagkita ko yung ibang variant. So this is the gray, the black pala, sorry, the black. Yan, the black one. Yan. And the red one is, ito yung red.
So this one is the red. So yung blue, same lang nito, gray pero blue to. So yun ang isa pang variant pero wala rito. So tatlo lang yun nandito ngayon. Okay. Yan mga kamot-mot. So ito yung update natin ngayon, Venturi 500 2024 model. Yan. Yan. So price, 368,000 pesos. So ilalagay ko rin yung installment basis dito sa gilid para makita nyo yung installment ng bago nilang Venturi 2024. Okay, so ayun mga kamot-mot. So sana may nakuha yung tips and idea sa episode for today. So sana may nakuha kayong bagong idea sa colorway ng Bristol Venturi 500. So hanggang sa susunod na episode. So this is IMRC on the road. Peace out.